Nakibahagi sa pagsasagawa ng outreach program sa Tabaco City ang Adventist Community Services, kabilang sa naging target ng kanilang paglilingkod ang isang pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Si Christian Ed Bonggon ang may hatid na balitang may dalang pag-asa. Adventist Community Outreach Program ang isinagawa ng mga kapatiran sa Tabaco City upang tulungan ang mga nangangailangan. Narito ang aking ulat. Ito si Junjun Ganar, nakatira sa maliit na tahanang ito. May tatlong anak, ngunit ilang buwan ang nakalipas, siya at ang kanyang mga anak ay iniwan ng kanilang ilaw ng tahanan. Isang grupo ng mga Adventista mula sa Tabaco City ang nagtulong-tulong upang mapagbigyan ng agarang pangangailangan pisikal ang mag-aamang ito. Bukod sa material na tulong, nagsama-sama ang mga kapulisan, simbahan at komunidad upang magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa pamilya na ito. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay buong pusong tinanggap ni Junjun at ito ay nagbigay ng lakas sa kanyang pagdidesisyon bilang ama ng maliliit na mga bata na ito. Yung gospel na ito, ipinangaral natin ito na yun ang solusyon ng lahat ng mga problema. Ang mga Adventista ay nakitaan ng pagmamalasakit at kahangahangang inisyatibo sa larangan ito. Nagpapasalamat tayo na tayo po ay ginamit ng Panginoon para makapagdala po ng pag-asa sa kanya pong pamilya. At pinaka-importante po ngayong hapon ay naibdala po natin si Kristo sa lugar po ito, lalong-lalo na po February, June. At tayo po ay nananalangin at umaasa na naging masaya siya at nadama niya po ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga taong ginamit niya sa ating pong activity ngayong hapon. Nagpapasalamat po sa mga tulong na abot sa ko, tapos sa mga anak ko po. Importante yun po na tada po ako ng katrabahong marang dahil sa mga anak ko na hindi pa. Ako po na salamat. Hangad ng bawat isa na maipakita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga taong nangangailangan nito. Mula dito sa Tabaco City at may layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edros Limbunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.